Panig ang mundo. Bibili ang Pilipinas ng pinaka-abanteng US helicopter na may pinakabagong disenyo. Sinabi ng Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Jr. na ang kanyang bansa ay kukuha ng mga military helicopter mula sa United States matapos na ibasura ang $215 million deal para bumili ng 16 na katulad na heavy lift helicopter mula sa Russia dahil sa pangamba sa mga parusa kasunod ng pagsalakay ng Moscow sa Ukraine. Hangarin din ng Maynila na ibalik ng Moscow ang hindi bababa sa bahagi ng multi-million dollar na deposito para sa nakansela na ngayong batch ng Russian Mi-17 helicopters, sinabi ni Marcos Jr. noong Huwebes, sa kanyang unang pampublikong komento sa madamdaming isyo na kinasasangkutan ng Russia. Nakakuha kami ng alternatibong supply para sa mga heavy lift helicopter mula sa Estados Unidos, sabi ni Marcos Jr., na nahalal na Pangulo noong Mayo, sa isang business forum. Sa kasamaang palad, nagsagawa kami ng paunang bayad sa tagagawa ng Russia na inaasahan naming makipag-ayos upang mabawi ang hindi bababa sa 1% ng iyon, sabi niya. Ngunit ang kasunduan tulad ng nakatayo marahil sa simula ng o sa kalagitnaan ng nakaraang taon ay nakansela na. Noong Miyerkules, sinabi ng embahador ng Russia sa Pilipinas na si Marat Pavlov sa lokal na media na hindi pa opisyal na ipinaalam sa kanyang gobyerno ang pagkansela ng kontrata at itinuring na balido ang deal sa helicopter. Ipinagpatuloy ng produksyon ang pagtupad sa utos na ihatid ang mga Mi-17, sinabi ng ambassador, at idinagdag na ang isa ay handa na para sa paghahatid mula noong Hunyo. Ang gobyerno ng hinalinhan ni Marcos Jr. na si Rodrigo Duterte ay lumagda sa kasunduan sa Moscow noong Nobyembre taong 2021, ngunit umatras si Duterte sa kasunduan sa mga buwan kasunod ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong Pebrero at ang pagpataw ng malawak na parusa sa Russia. Hindi tinukoy ni Marcos kung aling mga helicopter ng US ang napili bilang kahalili sa Mi-17, tanging ang mga ito ay gagawin sa Poland. Sinabi ng ambassador ng Pilipinas sa Washington na si Jose Romualdez sa mga mamamahayag noong Agosto na tinitingnan ng Maynila ang Chinooks upang palitan ang Mi-17s. Ang Boeing CH-47 Chinook ay maaaring maging posibleng kapalit para sa Mi-17 na kinakailangan ng Pilipinas para sa combat missions, search and rescue, at medical evacuation, sinabi ng ambassador noong panahong iyon. Ang deal sa US na tumugma sa presyong na pagkasunduan sa Russia ay magsasama rin ng mga serbisyo sa pagpapanatili at mga pyesa, mga tuntunin na hindi kasama sa deal sa Russia, sinabi ng mga opisyal ng depensa sa lokal na organisasyon ng media na GMA News. Hiwalay na sinabi ni Romualdez sa mga mamamahayag na ang desisyon na kanselahin ang Mi-17 deal ay bunsod ng digmaan sa Ukraine dahil ayaw ng Manila na labagin ang 2017 na batas ng US na nagbibigay sanksyon sa sinumang nakikipagnegosyo sa intelligence o defense sector ng Russia. Iniulat ng Philippine News Agency noong Biyernes na ang down payment na ibinayad sa Russia ay 1.9 billion Philippine pesos, mga $32 million, at isang Contract Termination Review Committee ay itinatag upang subukan at makakuha ng refund mula sa Moscow. Ang Pilipinas ay matagal ng kaalyado ng US at nagsimula ng isang katamtamang programang modernisasyon ng militar noong 2012. Sa ilalim ng nascrap na Russian helicopter deal na nilagdaan noong Nobyembre taong 2021, ang unang batch ng multi-purpose Mi-17 helicopter ay naka-schedule para sa paghahatid ng soft tech na export ng Russia sa halos 2 taon. Bukod sa 16 na helicopter, ang isa ay mabibigyan ng libre sa Pilipinas, sinabi ng mga opisyal ng depensa.